nga pala si Red Miguel ng Matsum Custom. Gusto ko ipakilala sa inyong build ko na tinawag kong Little Bastard. Mahalan. Siya'y tipong mistisa, akala mo'y artista, sa ganda niya, ako'y dead na talaga. Ang... Bali, nag-start siya as Honda Naughty Dax, Honda CY50. Yeah, ang labi. Bali kasi naisip ko, may mga nakatambak akong mga lumang gamit sa bahay. Sabi ko, i-ano ko na lang siya doon sa motor, total luma na rin naman yung motor ko. Sira na rin yung mga gulong niya. Sabi ko, kabitan ko na lang kaya ng mga nakatabing mga gamit sa amin. Bali, itong rim na to, nireplate ko na lang para ma-i-adapt siya doon sa dating hub. Bali, gulong siya ng kotse. Lumang gulong siya ng kotse. Big man ligaw sa kanya. Tapos, yung sa harap naman, bali, galing siya sa lumang motor din. Galing siya sa XRM, mga nagpapalit ng mugs. Nakakuha ko ng gulong para dito. Tapos, itong mga mechanical na to, yan kasi hihilig ko. Mahilig kasi ako sa mga details. Kaya kahit na maliliit na details, nilalagyan ko siya. Kaya makikita nyo, may pedal pati kickstart niya. Ngayon, kung hahanapin nyo kung nasan ang tangke, bali, ito ang tangke niya. Tapos kung tatanong nyo kung ba't may body dito, bali siya yung breather ng tangke dahil sobrang baba na niya. Wala siyang pagkukuna ng hangin, kundi dito lang din. Itong pinaka-tinidor niya, bali nag-extend ako ng kuti lang naman para medyo makuha natin yung rake na maganda. Kaya pala alanganin, sumama siya sa akin, ang nobya ko ay sadyang alanganin. Bali itong spider, nanonood kasi ako sa TV ng ano yung Discovery Channel ba? Noong panahon kasi nito yun, yung sa Orange County Choppers. Parang na-inspire lang ako ng sana makagawa rin kaya ako ng ganung klase ng motor. So, nag-try lang ako maglagay ng hindi ko naman siya kinopya, kumbaga. Na-inspire lang ako sa design. Nobya ko'y lalaki rin katulad ko. Bali, ito kasi ang una kong build ng motor eh. Na unti-unti ko lang nabuo siya. Hindi ko na matandaan kung anong panahon ko na siya nabuo. Basta tuloy-tuloy lang ang pag-build. Basta may extra time. Ginagawa ko siya. Muli, ako nga pala si Red Miguel mula sa Matsum Customs. Bomba, bomba. Hi, good afternoon. Ako nga pala si Roel Tirona. And ito nga pala yung gawa namin na Rat Chopper. Technically, wala akong shop. Magpapagawa lang ako kung kani-kanino. Yung influence ko sa Chopper bikes is more on Indonesian, Thailand custom scene. Ang base bike nito is Kiway Cafe Racer 152. Bale, nagsimula siya as Cafe Racer and then binago namin, ginawa namin Scrambler. Then, nung nagsawa ako, ginawa ko na siyang Hardtail Chopper. So, nakailang best na akong nag-modify nito. Siguro ito na yung third version ng chopper na to. Technically, basic chopper build lang to. Basic yung CC bar, basic yung upswept na pipe. Nilagyan ko lang siya ng dreadlocks. Kasi usually, sa ibang bansa, ang nilalagay nila raccoon's tail. But since rat bike siya, ito na lang nilagay ko para mukhang buntot ng daga. Galing sa buho ko yan nun. Tapos, ito, ginamit namin is pang trail pa rin na gulong. Kasi minsan dinadala ko yan sa bundok eh. Kahit ganyan eh. Ito, hardtail, gawa ng tropa sa Tipolo, si Dave. Itong upuan na to, mula to sa cafe racer seat ko noon, ginupit ko. Tapos ginawa ko siyang pussy pad, kung tawagin nila. Ito, nabili ko, second hand. Ito, madalas kasi pag free time ko, nagpupunta ako sa mga junk shop. Nakita ko itong sa pang fishball. Bali, kinat ko siya rito. Kasi gagawin ko siyang electrical box. Tapos nilagyan ko lang ng mga tornillo para pwede kong buksan. Electrical lang, lahat na electrical. Wala tong baterya. Ito, ulo ng mic, pinutol ko sa gitna, nilagay ko dyan. Ito, mga retaso mula sa muffler shop. Bali, ito, handmade na rin to. Yung exhaust, medyo simple lang yung ginawa namin ngayon. So, nakataas na lang siya doon. Tapos, ito, tangke from Ryan Olbis, Tennis Workshop, handmade. Then, in-extend namin ng 4 inches yung tinidor para medyo tumaas siya. Then, pagpalit kami ng 21 inches na gulong. Ang stock na lang dito is yung makina. So, lahat yan nabago na. Technically, itong bike na to, parang nagre-represent to sa kung ano ako eh. Roel Tirona, Tagangono, Rizal. Kiway 152, chopper. Makina fans, I'm Dax. I'm the owner of the Vulcan S650S. This was custom built by Absolute Works
from Benawi, Quezon City. Cruiser bike siya. It was all matte black. Medyo hindi aggressive yung dating. It's really meant for cruising. But nung nakita ko yung feature ni Keanu Reeves on the ARC 1, KRGT 1, na-inspire kami to come up with the concept and build it that way. Tara, tingnan natin yung mga minod ko, no? So number one will be the headlight. Before, bilog lang siya. Now we built a separate casing for the headlight. So palit yan. And then we added some high beam lights as well. Custom paint. Dati, flat black siya. Now it's a gray color. And then of course, yung tail end niya, chin-up, to give it a more sportier feel. Nawala na yung hugger niya. So it makes it look more aggressive. And then of course, the tailpipe. We changed it to a louder system, which is the Orion tailpipe. The engine is stock, everything else is stock. It's basically a cruiser that has a sporty feel, made to look one of a kind. Although we're copying or drew inspiration from ARC KRGT-1. In terms of overall build, gaano siya katagal, yung concept and everything, Absolute Works was fantastic. They took care of everything. Sila na nag-source ng parts, sila na nag-execute ng everything. So overall, I think it took them 2 to 3 months from having a concept to building it the way it is right now. I'm Dax, once again, and I'm the owner of this custom-made Vulcan S650. The base bike is a 1983 Honda Shadow 500cc. I didn't really have anything in mind regarding the design. I just wanted it to look different. I wanted it to look like my soul. Well, it looks crappy, but you can ride it for long distances. Chopped the rear part of the chassis, then remade it to go sloping down to accommodate the chopper seat I won from last year's Motoville show. Got inspired by old BMW rear suspensions, so I tried making my own simple version. The front telescopics came from a Royal Enfield Classic 500 given to me by a friend. The gas tank, well, it can contain gasoline. Walang pasagan ng trip, huwag nyo lang titigan masyado at baka ma-hypnotize kayo. Totally custom rewired the bike, then converted it to single carburetor para bawas sakit ng ulo pang tinimpla. The handlebar came from a Poda, the bicycle sidecars that we see around, you know? Public transportation. Chopped it to lessen the pullback because it was painful on the wrist from twisting the throttle. Kasi nga, hindi siya pang motor, pang bisikleta. Had the tank and rear fender painted by my good friend, Edwin. Ordered the head and tail lights from Vinti Motorzone, and the rest is history. Sasapit sa buwan magbakasyon, sasakyan natin ay rakit patungo sa buwan. Ngayon ay di na imposible ang aking sinabi.